dahil na nagkaroon ako ng isang helmet, auto vlogger na nga yata ako. Ang nangyari dyan, naku, tagas, overheat yan, Brad. Ayun. Aba. Ayos. May spider niya, 1960s pa yata yun, luma na. Pupunta kami ng Vespa Ordaneta para kuhanin ang ORCR ng mga units na nabili namin doon. Gamit ko ngayon yung ating empty helmet, Atom 2, at kailan naman gamit niya yung aking limited edition spider helmet. Apo, ingat po, ingat. Pauwi na kay Isabella? Ingat ha, ingat. Bye-bye. Ay, nakakakilig naman yon. Meron pang mga taga Isabella talaga na pumunta pa dito para lang makapagpa-picture. Kaya lang, hindi ko sila masyadong ma-entertain ngayon dahil sa papunta kami nga ng Ordaneta para kunin yung ORCR. E baka masarahan tayo ng shop. Anong oras na o hapon na? Bali, siningit ko lang kasi yung panahon nito para at least makuha namin na personal yung ORCR na dalawang pirasong Vespa na binili namin sa Ordaneta. Ang tagal lumabas ha? In fairness, hindi ka bukas sa Guanzon kapag bumili ka ng motor, ilang buwan lang, wala pa nga isang buwan, isang linggo pa lang, ilang linggo pa lang, may ORCR ka na agad. Dahil sa sobrang bihira ka makakita ng gantong klaseng motorsiklo na tumatakbo sa kalsada, yung mga nakakasalubong namin talagang nababaliliig eh. Yung mga mahihilig sa motor, talagang mapapatingin eh. Yun lang yung iba, nakalagpas ka na bago sila titingin kasi tahimik lang siya eh. Napaka-premium naman kasi talaga nito pagka nakita mong nagro-roll sa karsada eh. Hindi siya ordinaryong motor na talagang lilingon ka eh. Eh kahit man ako, pag napapatingin ako sa salamin eh. Kaya lang, pag sanay ka sa big bike, yung gusto mo yung lagi matuli, no? Medyo maiinip ka. Ayan, yung takbong 40, 50, parang para sa akin, napakabagal na naman ito. Pero okay naman, goods naman siya. Tamang chill ride lang talaga. Total kilometer distance itong ating Vespa dahil di naman siya palaging ginagamit, no? Ay, mayroon siyang 49 kilometers na tinakbo ako, diba? Talagang mapapalingon sila eh. Uy! Kilala pa tayo na dito sa Pangasinan, napansin ko lang, no? Parang ang majority na helmet na mabibili mo dito, nakakasalubong ko or nakakasabay ko sa kalsada, ay karamihan kundi empty helmet, spider. Yeah. So, pansin ko lang naman, so, parang ang lakas sa north ng spider. Tinanong ko din si Mrs. Kaya ganun, no? Kapag dito sa lugar natin, maraming nagsusuot ng brand na yan. Ang sabi sa akin niya, kasi ang mga karamihan daw sa mga Ilocano, kasi siyempre Ilocano siya eh. Ako di naman ako Ilocano eh. Ang sabi niya, kapag daw Ilocano mahilig daw sa mga branded, yung mga quality talaga, hindi baling medyo mahal ng onte, basta ma-secure daw yung quality. Sabi niya. Pero ako sa totoo lang, siguro sa lahat naman ng mga tao, no, hanap naman natin quality, no. I could say na dito nga ang gusto kasi ng mga taga dito sa Pangasinan
ano, yung nabibili sa mga mall, may company credibility na kapag ka, if anything sa may mangyari, eh, meron silang malalapitan. So, no wonder why, bakit ang mga taga Pangasinan kapag ka nag, dito lang ha, pero sa ibang lugar, ganun din naman, pag probinsya area, ang reason kung bakit kapag ka gusto nilang may bilhin na something, pupunta pa sila ng Maynila to buy their wants na gustong bilhin. For example, mag-inegosyo ng tubig, pupunta ng Maynila yan. Mag-inegosyo ng kung ano-ano, pupunta ng Maynila, printing shop and whatsoever. Kumbaga, they always going to the center ng kalakalan sa Pilipinas. Yun ang napapansin ko. Kagayan, mayroon din mga taga-ibang probinsya like mga taga Mindanao, taga Cebu. Pupunta pa sila ng Maynila just to find the good products na pwede rin nilang ibenta sa kanila. Commonly ganun, no? Hindi naman na bago sa atin yun. Pero napansin ko lang kung bakit ko na ino-open yung topic na yan. It is because ang Spider Helmet Philippines, guys, ay 30 taon na ngayon sa industriya. 30 years na. Sabihin nyo na yung mga brand na helmet na meron kayo ngayon. But the Spider Philippines has 30 years more na matagal na itong Russian company, no? Kumbaga, pagdating sa company credibility, mataas ang credibility ng Spider. Bata pa lang ako. Hindi pa naman ako vlogger. May Spider na eh. Napapanood ko nga lang dati yan eh. Dati nga, ang mga brand ambassador niyan, kung nauso yung dati, yung Masculados, di ba? Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, nananan. Ayan na silang dating brand ambassador na naalala ko eh. Sila Sir Jordan Herrera, taga Angat Bulacan, kasi taga Bulacan ako eh. Taga Angat Bulacan, sumasayaw ng ano yan, Jumbo Hot Dog, kaya mo ba to? Diba? Everybody, yeah, yeah, rock your body. Yung pala, ano pala, promote pala yung deodorant, no? Sila yung mga dating sikat na sikat noon na napapanood ko, no? Kung ikaw ay nasa line of 30s ngayon, inabot mo sila. Sila yung naging brand ambassador ng Spider sa mga mall. Nakikita ko yung mga pictures nila. Ako bilang isang negosyante na nag-vlog, parang sa akin isang karangalan na mapagkatiwalaan ng kumpanya na kinikilala for over 30 years in the industry. Eh sa totoo lang, feeling ko lang, sarili ko ha, hindi nila ako kailangan. Kasi sa totoo lang, matatag na yung kumpanya na Spider Philippines eh. Pero dahil sa napansin tayo ng kumpanya, napakalaking privilege niyan na dalhin natin yung kanilang produkto. At the same time, yung brand na empty itong suot ko ngayon, hindi naman to basta-basta helmet din. Ito galing pang Spain. At karamihan pag nanonood ako ng mga videos sa YouTube, sa MotoGP, sa mga karera, karamihan doon naka-empty. Tapos si Pedro Acosta naka-empty rin. Syempre international rider na yung mga yan. And nakikita ko naman, hindi nila ititiwala yung ulo nila kung hindi safe yung helmet. At last year, noong 2023, nakapasok ang empty helmet sa number 8 safest helmet sa buong mundo. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit biglang nag-click yan at nagustuhan dito sa norte itong empty helmet. Naging brand ambassador tayo ng empty helmet. Sa Spider naman, since sila naman yung nagkikerry, damay na rin yun. Kaya ako, very proud ako na napansin tayo at napagkatiwalaan tayo ng kumpanya. Sa akin naman, mapagkatiwalaan ka lang ng isang kinikilalang kumpanya na maganda rin ang serbisyo, ang kalidad, ang quality. Napakalaking pribilehiyo niyan. Hindi yan basta-basta. Isang napakalaking karangalan dito sa norte na hindi lang naman empty helmet ang daladala natin. Nabigyan din tayo ng privilege na magkaroon ng isang napakagandang helmet, no? Ayun yung suot niya na yan, no? Itong suot niya na Alfred Watermax helmet na i-collaborate sa ating negosyo. Ang bira, no? Parang feeling ko motovlogger na motovlogger na talaga ako, no? Sa totoo lang, ngayon hindi pa nag-sink in sa utak ko na motovlogger ako. Kasi negosyante ako sa sobrang dami kong pinagagagawa sa buhay. Parang hindi pa dumarating sa isip ko na si Alfred Watermax isang motovlogger. Pero ngayon, parang dahil na nagkaroon ako ng isang helmet, motovlogger na nga yata ako. But anyway, ang ganda ng helmet natin, no? BMW pa, oh. Ote mo to, naka-spider. Oh, Corsa yung gamit niya. Diba? Kung tatanungin mo siya, bakit Spider yung helmet niya eh? Bakit Spider yung helmet mo? Okay, favorite namin. Favorite helmet mo? Nice. Lahat kami kami magkakaibigan, ganito yung helmet. Lahat? Tatlo kayo magkakaibigan, Spider lahat? Solid. Grabe ah. Sila. Solid. Ilan taon ka nang gumagamit ng Spider?
Tatlong taon na. Ayun, naka-spider din, no? Halos lahat na nakikita ko, spider yung gamit na helmet dito sa atin, eh. Napapansin ko lang. Parang magubang kada, wala din naka... Nung mag-asawang pinsan ko, spider din gamit. Spider din. Ano ba yun, nagaya-gayahan lang ko dahil meron sa mall? Okay, na talagang konto. Yung design niya kasi, nagustuhan din namin. Yung design, no? Yung pangalan niya. Oh, spider. Naka-vlog ako, ha? Okay lang. Thank you, bro. Sa isang helmet lang, we build connections na agad. Hindi ko naman siya kilala. Tapos subscriber din pala natin. Nag-shortcut na nga pala kami ni Ella dito sa kalsadang masikip. Kasi maliit naman yung aming motorsiklo. So, sana kumasya. Guwapo daw, eh. Sa mga followers ko na kagaya ninyo, yung mga nakakilala sa akin, tsaka yung mga gumagaya sa kung ano yung nabibili ko, kung ano yung meron ako, eh maraming salamat sa inyo. Kasi sa ngayon, to give you an update, hindi pa po nagla-launching yung helmet ko, at supposed to be dapat ang launching niyan ay this coming May 11 pa lang, April 26 pa lang ngayon. Post pa lang namin sa Facebook, halos naubos na agad yung helmet na Alfred Watermax. So sa akin, natutuwa ako na ganun, na grabe kayo. Hindi pa ka dumarating, ang dami na nag-order. Ganun pa kayo ka-solid. Eh sa totoo lang, sa social media naman, di naman ako nag-million-million views palagi, no? 100,000 views lang, di naman million-million ng views ko. Pero dahil sa yung mga nakaka-relate sa ating mga content, sa ating mga videos na nilalabas, na-inspired natin sila at hanggang sa bumili sila ng ating mga helmet. Eh syempre ako, masayang-masaya ako dun. Kasi ako nga, mayroon nga akong isang kliyente. Kung anong meron ako, kung anong kulay na hasakin meron ako, meron din siya. Oh, di ba? Oh, di ganoon din sa helmet. Grabe. Eh magkano lang tong helmet? It's only 6,000 pesos lang. Grabe, naubos agad yung kanilang helmet na paninda in order dito sa Norte, 750 pieces. Eh magkakaroon pa tayo ng makina moto show ngayon. Wala na. Sa 10 piraso lang yata madadala nila doon sa makina. Wala na, nagkakaubusan ng stocks. Ang daming nagme-message sa akin pati sa Spider Philippines na gusto nila magkaroon ng ganitong helmet din. Kung ano yung suot ni Ella ngayon. Masarap sa feeling yung ganun. Natutuwa naman ako. Ibig sabihin, baka maubos yan, di ba? Baka magkaroon tayo ng version 2. O, malay natin, di ba? Magiging available yan sa mga Spider store na malapit sa inyo. Alfred Watermax version 2. Sana kung magkakaroon. Eh, magkakaroon. Magmayayari lang naman yan, guys. Siyempre, kung wala ng stock, doon lang sila mag-order ulit. Pero, baka next year na yan. Eh, sana yung mga bumili ng helmet sa akin, ma-meet ko. Tapos, mapirmahan ko yung mga helmet nila, no? Di ba? Doon kasi makikita talagang solid yan. Dahil, isipin mo, naka-Alfred Watermax helmet yan. Makikita mo sa kalsada. Grabe, no? Eh, 1,200 pieces. Tapos, isa ka sa meron. Ay, wow! Tapos, yung quality. Tingnan mo yung itsura ng quality. Hindi mo murahin. Yayamanin ang itsura. May class ang dating. Kasi, ginamitan mo ng color ray ng BMW yan. Dito sa atin sa Pilipinas, name a helmet brand na mabibili mo sa mga SM o sa mall. Tingnan ko nga kung meron kayong masasabi. Check nyo nga. Ang alam ko, spider lang talaga, eh. Correct me if I'm wrong, no? Ako, tumatanggap naman ako ng pag-criticize. Eh, correct nyo ako kung mali ako. Ang spider lang talaga ang merong helmet store sa mga mall. May sariling booth. Tsaka nakita ko, ha, award rin sila. May mga awards din kumpanya ng spider, no? Kaya maganda yung kanilang negosyo. Dugo at pawis ang kanilang in-invest dyan para mapalago yan. Minananan nila siguro yan sa ibang mga angkan-angkan pa nila. Eh, andyan pa din. Malakas pa rin ang kumpanya. Eh, marami namang brand na helmet ngayon na mabibili mo na parang ganyan din ang price range na. Pero mga bago pa lang yan. Mga nagsisimula pa lang. Wala namang masama kung nagsisimula, no? Pero ang binabanggit ko ngayon is the company credibility na kung saan sinisecured mo yung ulo mo. Kasi kung ang pinag-uusapan natin halagang 5,000, 4,000 o 6,000 helmet. Ako dun ako sa pinaka most trusted brand. O kayo kung ano yung most trusted brand nyo. Pero ako, kapag ganun ang price range ko, I will go to eto, empty helmet, yan, spider helmet, dyan ako pupunta. Kung yun ang price range nyan. Pero syempre, kung mas mahal, may pera ka, may pambili ka ng mas mamahaling helmet, punta ka sa mas, syempre, Aray, ganyan, Showy. Bili ka ng ano, mga yung pasok sa top 10 quality, top safest helmet in the world. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about our curfew.
you. Cause all that is stuck in my head, it's me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regrets. Swak na swak sa puwet mo eh, no? Swak na swak sa puwet mo. Wala. Ano nga, hindi ko nga narinig eh. Wala, okay lang. Hindi naman importante. Sabi ko, suwak lang sa puwet mo, yun lang. Ah, nakaunat yung paa mo. Oo nga, no? Kaya pala eh. Dog, sigar. Sige, sige. Taga saan kayo? Dito lang po, Rangesan. Ha? Dito? Rangesan po. Oh, dito. Sige. Okay. Thank you. Ingat. Siyempre, dahil tayo ay tricycle, tayo sa gilid. Kasi may batas ang ating LTO na ang mga tricycle ay hindi pwede dyan sa second lane dahil yan sa mabibilis lang yan. Pero pwede ka mag-overtake kapag maluwag. So, as much as possible, bilang isang Vespa tricycle driver for today, dito lang tayo sa gilid. At dahil tayo ay brand ambassador ng Wanson Group of Companies, parang gusto kong ikutan yung mga branches nila, no? Ito, di naman nila ako nire-required, eh. So, totoo lang, hindi nila ako pinapagawa ng video. Wala silang binibigay na pressure sa akin or whatsoever. Pero ako, syempre, I know kung ano yung mga responsibilities ko bilang kanilang brand ambassador. Gusto kong mag-post ng isang schedule na kung saan pupunta ako sa mga branches ng Guanson. Para at least kahit paano masabi ko naman o mapromote ko naman sa mga followers ko na meron palang Guanson branch sa part na yon. Pero sa palagay nyo guys, no, gawin natin yun. Kagaya dyan sa Alcala, di ba? Pero syempre, meron tayong isa samang partner natin dyan, yung Big Bike Head. Subukan natin invitein si Tristan. I was just thinking kung possible ba yun. Saka kung kakaya na schedule natin, no? Oh! Uy, balilig! Mabangga ka! Kita niyo yung mga response ng mga tao sa motor na dala-dala natin, no? Hindi siya maingay. Pero nagiging mukha siyang maingay dahil sa tingnan, bali ang leeg. Alam mo yon, yung matatawa ka na lang tapos hindi mo alam ang sasabihin mo. Ano yung reaction ko doon sa mga nakakakita sa motor natin? Kaya din palang umiyahe ng malayo ng ating Vespa Toda. Akala ko pang dyan-dyan lang eh. Nga lang, sabi niya na sobrang komportable daw. Oh, may ilaw pa doon sa gilid oh. Kita niyo yun. Oh. May ilaw! Oh. Hindi kasi kami naka-intercom ni Ella. Kaya nagsisigawan kami. Ang nangyari dyan. Naku, sumabog ba yung coolant nila? Naku, matanggal yung takip ng coolant to. Tagas, overheat yan, Brad. Oh, naku, tumatagas yung coolant to. Hinihila pala nito. Natanggal yung pin. Tapos tumusok siya sa radiator niya. Siya nga pala, asama ko na rin dito sa vlog ko na to. Yung ating diet update. Ayun. Oh, aba. Truck nila. Ayos. May spider niya, 1960s pa yata 'yun, luma na. Mga truck na 'yan nagwawala. Nagke-crave si Ella dito sa kanilang dito ay mag-park sa 7-Eleven. Sa kanilang ihawan barbecue. Ano masarap nila? Huh? Barbecue. Kahit ano. Huwag lang mataba. Oh. Pa naka-spider din si Kuya. Mahihiyapan lumapit oh. Ano meron? Picture lang tayo, sir. Pa-picture?
Timer. Oh, 10 minutes pa yung naka-smile. Okay, oh, ito. Kaya nga eh. Sticker. Ganda ng helmet mo. Ano po? Ang ganda. Ang ganda. Nadagdagan na naman tayo ng followers ngayong gabi. So tapos na kami kumain ng pares, pero dahil sa ako ay on diet, hindi ako kumain ng rice, yung mismong pares lang. Pero yung kanilang pares ay beef ah, kaya medyo dahil mahal yung beef, mahal yung sahog ng beef eh, kaya siguro ganoon lang kakonti. Pero kung yun naman ay pork overload, pares pork overload, maybe mas madami-dami yung magiging serving nila. Malapit lang naman to sa aming tahanan, around 9 kilometers away lang. Ginagabi ang aming ride ngayon. Pero ang gagandahan naman sa pag ginagabi yung pagmumotor mo, kung kasama mo yung partner mo, walang problema. O, di ba? Enjoy na enjoy nga siya, oh. Eh, sabihin, komportable siya, kaya ganun. Anyway, at least gusto ko lang din maipakita sa inyo yung ating Vespa Sprint na hindi naman to limited edition, ordinary lang to, white color. At least makita nyo lang din guys kung gaano kalakas yung ilaw ng Vespa. So stock lang to, nakita nyo na sa sidecar ko, bukang mas malakas pa yon, nasa gilid na side. Kahit tumatagtag siya, di siya nagireklamo ah. Oh, komportable siya, parang pwede tong ibiyahe ng malayo ah. Okay, safe and sound. Ay, ang bahal ng bayad ng Arkela. Si, mahal talaga yan. Dapat may titanium pipe na kapalit. Ganda ng helmet. Ganda no? Magaan ba? Magaan eh no? Ganda nga naman ang itsura oh. Ano ang challenge mo? Subukan natin ibalik sa Baguio City. So since itong Vespa na to ay taga Baguio, ano sa palagay mo? Makakakit kaya siya ng may sidecar? Dryer lang na tayo, dryer. Subukan natin. Walang mawawala. Oh my sweet baby.